Doon na, may problema natin sa air condition. Mayroong butas dito banda. Yan, banda, butas. Kaya wala na siyang pressure. Itong low, zero na. Itong high, zero na. Ibig sabihin, wala nang freon yan sa loob. So, kailangan natin baklas ito. At gagawin yung leaking. So, kailangan i-dismantling natin yung compressor dahil nasa loob yung butas. Since wala tayong electrician, so nakipag-coordinate tayo dun sa engineers natin na i-off yung breaker dun at tayo na mag-disconnect dito sa wiring. Ito na, gagawin na natin at hihinangin natin to ang butas. Okay, pagkatapos natin na baklas yung compressor, yan, kailangan linisin natin yung sira dito sa baba. Ito, papakita ko. Yan, ito yung butas. Ilinis natin dahil hindi man pwedeng hinangin pag marumi. So, kailangan nating i-grind ng kunti. So, ang gagamiting rod nito, ang gagamitin natin ay ang silver. Ganito. Ito yung ginagamit yan. Idudukuti natin to kasi napakahirap. Ayan o. Wala kang squeeze dyan. Kailangan gampangin mo. Ayan na. Okay. So ang gagamitin natin na compressor dito, ito pa rin, pero kakargahan natin siya ng gas, refrigerant gas na 404, kasi nakalagay dito sa tag niya. Yan. Nakalagay dito 134A507A404. So ang 134 di na ginagamit to dito sa barko. Itong air condition di na ginagamit tong 134A. Ginagamit lang namin tong 134A sa air dryer na lang to. So ang available natin dito sa barko, itong 404. Ito ngayon yung ikakarga natin dahil ito yung recommended na ngayon, kasi itong Freon refrigerant gas na to is friendly, hindi siya harmful. So ito ang ikakarga natin mamaya, yung 404 takargahan natin. So pag nagkarga ako ng Freon, bumabase ako sa amperes niya, kasi nakalagay dito 22 amperes maximum. So magkarga tayo ng Freon, tapos kukuna natin to ng ammeter, amperes meter, kukuna natin to ng kung ilang amperes. Palagay ko sa 22 na to, pwede na siguro dito yung ano,
18 to 20 amperes para di ganong mahirapan tong compressor. Kasi pag lumampas ka dito sa 22 amperes, sobrahan ng Freon, titirik to. So, kailangan natin ang pagkarga nito, hindi siya lalampas sa 22 amperes. Ganon ako pag nagkarga kahit sa lupa, pag nag-repair ako ng mga refrigerator, mga air condition, kailangan di ako lalampas doon sa amperes niya. Kamukhalin dito, itong compressor na to is nasa 22, so hindi tayo lalampas dyan. Nasa mga 20, pinaka-maximum natin, 18 to 20. Tapos makikita naman natin yung pagpa-under natin kung hindi siya nahirapan. So, ganun na lang. At susundan nito ang susunod na video kasi magkakarga na tayo. Ayan na. Ibabacue na natin. Alis yung hangin. Pa-vacuum natin to ng mga 30 minutes para higop niya lahat yung mga ibang gases sa loob tulad ng hangin at saka yung mga moisture dyan para ma-higop niya lahat. Kailangan natin i-ano to ng 30 minutes. Ayun. Malapit na oh. Pagkatapos natin na kargahan ng 4x4, ang ginawa ko, kargahan ko muna siya ng 3.2 dahil obserbaran sa pamagitan nito yung pressure na yan. Pag bumaba na yan, ibig sabihin may leaking pa yung system. So kaya ginawa ko na 3.2 lang ang kinarga para di masayang yung Freon just in case na may leaking. Ngayon, pagkalipas ng 2 oras, hindi pa rin nagbabago yung pressure natin. Yan o. So, ibig sabihin, wala na siyang leaking. So, kargahan natin ito ulit hanggang itaas natin sa 5 bars ang low suction. Okay. Ayos na. Itong AC natin ngayon ay gumagana na. Bumalik na sa dati. Paano nyo kargahan? Start-stop muna. 5 kilos. Mag-steady na siya doon. Tama na yon. Kasi dito sa compressor, ang compressor na to ay mayroon siyang 22 amperes. So, tinisting ko, nasa 20 amperes na siya. So, pag ganyan na amperes, na huwag siyang umabot doon sa maksimo, tama na yon. Tsaka nakuha na doon sa low suction na ano na pressure, nasa 5 bars na, okay na yon. Nasa 5.2 na siya, okay na ang ganyan. Tapos yung high pressure niya, nasa 17.5. Ang bago mga pressure test, binacue muna natin. Pag-vacuum ng mga 30 minutes. Pagkatapos ng vacuum ng 30 minutes, kargahan, kinargahan ko siya ng 3 bars. Yan ko hanggang 2 hours. So pagdating ng 2 hours, bumalik ako, hindi siya nagbabago ang pressure. So ibig sabihin, wala na siyang leaking. So kaya kinargahan ko siya ng kinargahan hanggang nag-steady na siya doon. Pag umandar, nag-steady na siya doon sa 5 bars, 5.2 or maximum niya hanggang 6. So nakuha na natin. Tapos dito sa compressor side, nakuha na natin yung amperes niya dahil yung maximum amperes niya nasa 22 amperes. So, kinukunan ko na siya ng amperes kanina. Nakuha ko ng amperes ng 20. So, okay na yon. Makikita mo dyan sa mga tubo, hindi na nag-yelo.
nagmo-moisture na lang. So ibig sabihin tama yung inas niya dito. Malamig na. So dito sa high pressure line niya, medyo mainit ng konti. Yan ang tamang timpla. Para pagdating dito sa expansion, lalamig na ang lalabas nito. Ito. Magsisiting tayo ng, kasi ito 30 ito. Nagsisiting tayo ng 26 ang seating sa atin. So tingnan natin dito sa taas, nasa DC Otso na. So maganda yung natin, maganda yung pagkagawa. Yan o, DC Otso na siya. Okay, pagkatapos natin inargahan yung aircon na to, ito na, gumana na siya ng gusto. At ito na yung inarga ko, 5 kilos muna sa low pressure ang inarga ko, kasi doon sa compressor nasa 20 amperes na. So okay naman to siya. Ganda na yung klima dito sa workshop. Malamig na. Ngayon, pag pinatay natin, papatayin natin ha. Kung titignan natin kung hanggang siyan sa pag pinatay. Ayan. Ina-off ko siya. Ayos. Kasi ang nakalagay doon sa manual, pag off siya 10 to 13. So lumampas na siya, 10 to going to 11 bars. So ayos. Tapos i-on natin ulit. Yan na, ino-on ko na. May delay pa siya dahil naka-automatic to eh. Ayan, kumanda na. Ayun. Nag-steady siya sa 5.2. So, ayan na. Ito na yung magandang pagkatimpla. At nakikita naman din na napipil ko naman yung lamig niya na inilabas. Malamig na siya. Okay. Maraming pong salamat sa nanood at sa mga hindi pa nag-subscribe. Mag-i-pindot na lang doon sa baba para sa sunod na mga upload ko mayroon kayong makikita at sa mayroon kayong makukuha na idea ko. At maraming pong salamat at